Mas mahigpit na pag-iingat kontra COVID-19 ang tinututukan ngayon ng ilang paaralan. Kasunod po ito ng anunsyo ng Department of Education na ilang paaralan ang nakapagtala ng mga COVID case. At yan po ang tinutukan ni Leigh Alves. Matipid pa sa detalye pero kinumpirma ng Department of Education may reported cases na raw ng COVID-19 sa mga paaralan. Hindi pa binanggit ng DepEd kung ilan ang mga kaso at saan saang lugar ang mga kasong ito. In a gathering of people, especially of learners and teachers in classrooms, expected naman po talaga na may mag-positive. Hindi po yan naiiba sa mga office situations. Gusto po nating iwasan talaga, and that's why we are closely monitoring, is yung pagkakaroon ng surge. Kaya todo ang pag-iingat ngayon ng mga eskwelahan, lalo na yung may maraming bilang ng estudyante. Sa Batasan National High School na may pinakamalaking student population na mga nasa junior high school sa Metro Manila, wala pa naman daw kumpirmadong kaso ng COVID. Mahigit 18,000 ang nag-aaral dito. Tinitiyak daw nilang nasusunod ang health protocols. Yung mga bata natin na nilalagnat ay pinapasundo na sa parents. Maliban sa monitoring sa gate, sa classroom po chinecheck po nung subject teacher tsaka advisor. Sa San Juan Elementary School, na pinakamalaking elementary school naman sa San Juan, may isang estudyanteng nagka-COVID. Pinapaliwanag po namin sa mga magulang na kapag masama ang pakiramdam ng inyong mga anak, huwag nang munang papasukin. Noong nakaraang buwan po, kasi parang uso yung trangkaso, yung mga flu natin. So pag ganun, yun nga po, ina-apply namin yung distance learning. Nasanay na rin daw sa health protocols ang mga estudyante. Hindi ko po tinatanggal yung mask ko. Nagugas naman po kami ng kamay, tapos meron pong temperature po. Kung may lagnat po at meron din pong pang-disinfectant, kaya po I feel safe. Naipatutupad naman din daw sa Tomas Morato Elementary School ang health protocols. Ang hamon lang, dahil full face-to-face classes na, mahirap talagang sundin yung social distancing. Palagi silang naka-face mask. Sa ilalim ng Department Order No. 34 ng DepEd, ang mga estudyante magkakaroon ng sintomas ng COVID, i-excuse sa face-to-face classes. Pwede silang mag-online o modular, basta't hindi malubha ang lagay ng bata at di na kailangang i-confine. Nakasaad din dito na hindi mananagot ang mga eskwelahan sakaling magpositibo sa COVID ang estudyante o personnel. Sa ilalim naman ng Department Order No. 39, inaatasan ng mga paaralan na palakasin ang community monitoring measures. Gayun din ang referral systems nito sa mga LGU at health centers para matulungan ang mga magulang ng batang magkaka-COVID na ligtas na makauwi at ma-isolate. Hinihikayat ng DepEd ang mga estudyante, guro at non-teaching personnel na magpabakuna laban sa COVID. Inaatasan din ng mga paaralan na tiyaking na ipatutupad ang minimum public health standards. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Horas.